Sir Sila, ikaw nang bahala magpapagpap sa kanya. Tena, bilhin. Tarsila, ang tigas naman ang ulo. Sinabi ko naman sa iyong bawal ang mga babae sa burol kapag may duwelo ng arnes. Kapitan Simon, nakikiusap ko ako sa inyo. Sige hindi ko maaaring suwayin ang utos na matatanda. Hanggang dyan ka na lang. Huwag mo na siyang labanan, Emilio. Mandaraya si Lorenzo. Hindi sapat yung handa ka lamang dyan sa arnis. Natatakot ako sa maaaring mangyari. Mas nakakatakot ang magaganap sa akin, Tarsila, kung hindi ko siya haharapin. Sa mata ng mga mamamayan dito sa Mabolo, tuwag ang lalaking pakakaslan mo. Emilio, Lorenzo, kayo'y maglalaban bilang mga maginong mandirigma ng arnis. Ang init ng dugo, puot ng dibdib, ay hindi dapat manaig. Ang aking hatuloy pinalat dapat na masunod. Ang sinumang susuko ay dapat lamang mabitawan ang hawak na arnis upang itigil ang labanan. Nagsimula kayong magino, matatapos kayong higit na magino sa ngalan ng arnis de mano. Simula ng duelo. Thank you.
Kuya! Emilio! 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 Kuya, gumising ka! Kuya! 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 Gumising ka, Kuya Emilio! Kuya! Kuya! Emilio! Emilio! Walang iya ka! Kriminal! Kriminal! Pinatay mo siya! Pinatay mo siya! Pinatay mo siya! Pareho lang bitalo ni Emilio. Ha? Taas sila! Siya sa Arnes. Ako sa puso mo. Ang pagkakaiba lang, buhay ako. Patayin siya! Mamamatay ka rin, Lorenzo. Mamamatay ka rin! Mamamatay ka rin! Inahon! Inahon! Kayo, Mestro Santero! Kayo ang tagapamagitan! Nakita nyo, tinahin kuya! Nabitawan niya ng arnis! Anong ginawa ni Lorenzo? Ano? Ariel, tama na. Nagduelo silang dalawa. At siya naman palad na mahulog ang kuya mo sa burol. Nakita ng mga matatanda mga pangyayari. Ibig nila ikubli ang kalupitan ng Arnis. Kaya gusto nila nakasarado ang kabaong ng kuya. Di ba, Manuel? Tama na, Ariel. Si Ariel, Kapitan. Krimen ang ginawa ni Lorenzo. At dapat lamang siya managot. Alam ko sinadya niya pagkamatay ni Emilio. Hindi matanggap ni Lorenzo na nabigo siya sa akin. At yun ang dahilan. O nga naman, Itay. Kilala niyo naman yung si Lorenzo eh. Di primerang hambog. Hindi niya matanggap ang pagkatalo niya. Sabi nila, ang Arnis, laro ng Maginoo. Pero si Lorenzo, na sobrang yabang, pinapayagan nila. Wala akong pinapanigan. May regulasyon sinusunod ang labanan sa Arnis. At ayon kay Tata Sotero, na naging tagapamagitan sa labanan, eh hindi sinasadyang pagkamatay ni Emilio. Nadupila si Emilio at nahulog sa burol. Marami ang nakakita. Sobrang kalupitan ang ginawa ni Lorenzo. Wala nang laban si Emilio, sinasaktan pa niya. Pinersonal niya ang galit niya kay Emilio at yun ay labag sa tuntunin ng Arnis. Kailangan bitiwan niya ang Arnis bilang tanda ng pagsuko. At hanggang mahulog si Emilio sa burol, nasa kamay pa niya ang Arnis. Sa tono ng salita niyo, Kapitan, hindi mananagot si Lorenzo? Hahayaan na lang ba natin walang katarungan ng pagkamatay ni Emilio? Ikinalulungkot ko, Tarsila, ang matatanda nagpasya. Ang matatanda? Wala nang mahalaga sa kanila kundi ang larong Arnis. Bulag sila't bingi sa anumang kapahamakan. Ang importante sa kanila, laging buhay sa bayang itong Arnis. Kahit lahat pa ng lalaki rito'y mamatay. Alam mo, Manuel, matapos matimbang ang lahat ng pangyayari, pinawawalang sala namin si Lorenzo. Nangyari lamang na higit siyang bihas at higit na malalakas ang kanyang pulso kung kaya't sinapit ni Emilio ang trahedyang yun. Kung may bala kayong usigin si Lorenzo, huwag sa batas, hindi sa husgado, sa Maginoong labanan, sa burol. Thank you.
nagpapresa pala si Lorenzo. Siguro natakot siyang mga demanda. Daladala niya yung Arnis, ah. Talaga kayong ginagamit niya hanap buhay sa Maynila? Binastos niya lang Arnis dito sa ating lugar, eh. Lagot naman siya sa matatanda. Susunod ka! Susunod ka sa akin, ha? Ha? Huwag ka matigas! Huwag ka matabang! Manuel! Manuel! Si Ariel, ginugulpi yung kabayo. Ay, pinagbabawalan ko eh. Ako pa yata ang gustong pagbalingan eh. Eh, ano ba problema? Ah, Manuel, Densyo. Eh, yun daw ang kabayo pinahirapan ni Ariel eh. Kahapon lang eh. Yun naman kalabaw na pagdiskitahan ng batang yun eh. Eh, sandali lang ito. Pupuntahan ko lang sandali. Walang mangyayari sa'yo. Kung mananaig sa'yo ang galit, ganyan, walang direksyon, pati kabayo, papatulan mo. Ganito na lang ba mangyayari sa kuya? Alam lahat ng tao rito na pinatay siya. Papabayaan na lang ba natin siya sa hukay na walang nananagot? Pinag-aral niya ako. Marami siyang pangarap na gusto makita sa akin. Paano ngayon? Kahit makatapos pa ako, kahit gano'ng pagkagandang gawin ko, makikita pa ba niya? Manuel, kaibigan mong kuya, tulungan mo siya. Ikaw lang makakatulong sa kanya. Gusto kitang tulungan, pero hindi sa parang iniisip mo. Total, ulila ka ng lubos. Doon ka na sa amin tumira. Magiging magkapatid tayo. Hindi yun, Manuel. Alam mo kung anong gusto kong mangyari. Ba't ayaw mong labanin si Lorenzo? Takot ka ba sa kanya? Bakit hindi mo gamitin sa kanyang kamagong? Tuwag ka, Manuel. Tuwag ka! Wala akong kinatatakutan. Dapat igalang ang pasya ng matatanda. Hindi dapat manaig ang puot. Larong Magino ang Arnes Ariel. Magino? Hindi dapat manaig ang galit? Anong ginawa ni Lorenzo sa kuya? Naging Magino ba siya? Manuel, tama ko'y may katuwiran yung bata. May kahirapan ang hinihiling mo, Manuel. Alam mo ang patakaran ng mga matatanda tungkol sa paggamit ng kamagong. Mahahawakan lamang ito ng lalaking pinakamahusay sa arnis. Magagamit lamang ang arnis na kamagong sa pagtatanggol sa katarungan at pagtutuwid sa mali. Katarungan ang hinihingi ni Ariel, Tata Sotero. Tayo nakasaksi sa laban ni Emilio at Lorenzo. Wala bang mali na dapat ituwid? Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Kahit pamangin ko si Lorenzo, naging patas ako sa laban nila. Kung gano'n, talagang mabibigo si Ariel. Tingnan mo ang arnis na kamagong. Tingnan mong mabuti. Ito'y magagamit lamang para sa dakilang misyon ng mga dakilang lalaki. Karapat-dapat na ba si Ariel dito? Napakabata pa niya para hawakan ang arnis na kamagong. Wala ba siyang karapatan para hawakan ito? Sampung ulit na magbibilog ang buwan, bibilangin niya yon na hawak ang kamagong. Dalawang beses pang magbibilog ang buwan, nasasaksi sa kanyang paglipad tulad sa isang ibon at kanyang paglapag tulad sa tuyong dahon na hawak pa rin ng kamagong. Makakaya kaya ng isang musmus na gaya ni Ariel? Huwag natin maliitin ang kakayahan ng kabataan, Tata Sotero. Pagamat mura pa ang kanyang isip, dama ko ang kumukulong asero sa kanyang dibdib. Bluma at papel lamang ang kaya niyang hawakan. Ang kanyang mga daliri bihasa lamang sa pagbuklat ng libro. Mailap. Mailap ang tulad sa hangin ng kanyang utak. Paano siya makababagtas sa landas ng kamagong?
Inilit kong kumbinsihin si Tata Sotero. Hindi siya pumayag. Hindi talaga siya papayag, Manuel. Sagrado ang arnis ng Kamagong. Halos kaugnay ng kasaysayan ng bayang ito ang Kamagong. Noong bang panahon ng Kastila, ginamit na sa kabayanihan ng Kamagong. Ang lolo ni Manuel ang kauna-unahang humawak niya at ilang gwardiya sibil ang kanyang iginupo. Ang huling naging misyon ng Kamagong ay noong panahon ng hapon. Isang berdugong Hapones ang nagpapahirap sa bayang ito. Gumagahasa sa mga babae at pumapatay halos sa mga bata at matanda. Ang kinalulungkot ko, kabalat din natin ang kalaban ngayon ng Kamagong. Kailangan maging karapat-dapat ang lalaking hahawak sa Kamagong. Isang lalaking may dakilang misyon. Gusto kong matutong humawak ng arnis, Manuel. Gusto kong makalipad tulad ng ibon at lumapag sa lupa tulad ng tuyong dahon. Hawak pa rin ang arnis. Gusto kong maging karapat-dapat sa Kamagong. Redonda. Sinawali. Abanico. Ibanda-ibanda. Rompida. Songkiti. Sa matatag na pulso, ang unang susi sa paghawak ng arnis, tulad na isang mabangis na hayop na dapat paamuin. Lumalangit-ngit ito at nangangalit sa biyasang kamay. Ito'y sandatang handang pumatay. Handa ka na ba? Oo. Paamuin mo ang arnis. Redonda. 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 Manuel, yung dati, rumpida. Nahati! Sandali lang, uwi na ako. Sandali, sandali. Bakit? Tutali, nistormo mo na rin pag-iinsayo namin. Ituloy na natin. Hindi ba ikaw nag-iinsayo sa akin nung araw? Ay, hindi ako. Si Masutero. Siya naman ang insayuin mo ngayon. Ay, yung sinahin ko eh. Hindi, busog pa ako. Ariel, yung dati. Redunda? Redunda o sinuwali? Kahit na pasuklay. Bumalik? Oo, bobo. Ulitin po natin. Ilong ko yata, nawala eh. Ulitin natin po. Saka na ko lang, wag na. Baya mo na yung alamat na yan. Ipakita mo ang iyong bilis, Ariel. Salagin mo ang mga butil ng mais. Wala pa sa ikasampung bahagi ng bilis ni Manuel ang ipinakita mo, Ariel. Ipakita mo kay Ariel ang katotohanan ng aking sinabi. Pagkat nasa ika-anim na pagbibilog ng buwan pa lamang tayo, Ariel. Malakas na ang loob mo, Ariel, at maligsi ka na. Pero kailangang makita mo muna ang mga paraang dapat mong matutunan sa pakikipaglaban kapag hawak mo na ang Kamagong.
Ariel, madalas mong marinig na isang mandirigman ng arnis ay kailangan lumipad ng tulad ng isang ibon at lumubag sa lupang tulad ng tuyong dahon. Masasaksihan mo ngayon. Gagawa mo yun, kung pag-aaralan mo. Tandaan mo, Ariel, dalawang pagbibilog na lamang ng buwan ang iyong ipaghihintay. Mari makukuha ko ngayon. Saludo! Ilundag mo na! Para ka naman sundalong hapon yan eh! Sa halipas ng kalaban, nako ay buntot lang ang walang latay sa'yo pag nagkataon. Riel, huwag kang magdadabog. Pagpasensyaan niyo yung bata. Nag-aapura eh. Ang arnis ay hindi maaaring apurahin. Pinupuntan sa bahay niyo. Pero lagi ka rin naririto sa kaingin. Nabanggit nila sa akin, alis ka raw. Lilipat ka raw sa kabilang bayan. Habang naririto ako, maalala ko lamang kapatid mo. Nasa isip ko lagi ang kuya mo. Masakit pa rin, Ariel. Nagsasanay ako sa paghahawak ng arnis. Nabalitaan ko nga. Mahusay ka na rin daw. Pero hindi pa karapat-dapat sa kamagong. Sinusubo mo lang ang buhay mo sa panganib. Ikaw na rin may sabing dapat ipagiganti ang kamatay ni Kuya. Oo. Pero nagsisimula ka pa lang, Ariel. Wala kang kalaban-laban sa Lorenzong yun. Hindi. Makikita mo. Patutunayan kung kaya kong labanan si Lorenzo.
at talunin si Arnis. Sa isang linggo ay aalis na ako. Kung ganon, hindi mo makikita kung paano kung talunin si Lorenzo sa Arnis. Maraming araw at pagbibilog pa ng buwan ang lilipas. Pero sige, tinitiya ko sa'yo. Sa araw na handa ka na lumpuyin na Lorenzong yon, darating ako. Damdam ko'y ayaw patahimikin ni Lorenzo ang pag-iisip ng dalawang yan. Ha, Manuel? Si Balbon, idinideklara na nagwagi sa laban ng ito ang dating kampyon, si Lorenzo Montero. Teka sandali, ako na magmamasahe sa'yo. Ganito. Lorenzo, Maharaja, akala ko natodas ng kalaban mo. Lagas lahat ng ipin, pati gilagid, giba. Alam mo bang yung mga kapustahan ko? Akya at lahat ang bambolya sa lalamunan. Ikaw talaga, oh. Talagang pinakaba mo. Lalo na nung nabalitaan nilang nakamatay ka na raw sa Arnis sa probinsya. Totoo ba yan, Lorenzo, o sitro lang? Mr. Guevara, mentras may natutoda sa Arnis, lalong sumisikat ang larong ito. At kung sinong nakapatay, mas sisikat. Kung sa bagay, lihim at iligal ang sugal natin ito. At isa pa, walang regulasyon ang ating arnis. Ika nga, anything goes. Posibleng magkamatayan. Yung panalunan... Boss! Boss, kailan ba susunod kong laban? Dapat lang na malaman ko, di ba? Para makuha ko yung kalahati ng porsyento ko. Gusto ko ng pumirmi dito sa Maynila, eh. Dapat. Ikaw lang kasi itong kulukutoy, eh. Isang amoy lupang probinsyana, binabalik-balikan mo pa. Hindi pa naman yata nililis ang palda para sa'yo. Ano? Boss, hindi na utak probinsyano ako ngayon. Nagising na ako magaganda mga babae rito. Sexy? Mababango. Hindi katulad sa probinsya ng mga amoy araw at langis ng nyog. Langis ng nyog? Aba, panahon pa ng mga ninuno ko yan. Amoy gugu. Saka umuwi lang ako rin para maging sayo. Dahil sa maraming arnisador sa bayan namin na masarap pagpraktisan. Itong kamagong, sino itong tinatawag nilang kamagong? Si Manuel. Isa ring mahilig. Pero hindi ko pa nakakasagupa. Matalik niyang kaibigan yung napatay ko. At sa palagay ko'y dahil dun, baka hindi ko natuloy ang makasagupa yun. Kamagong, ha? Maganda to, no? Oh, baka sinusubukan niyo ako. Pagbibiling ko lang itong bibigay rito. Mangrupo. Mangrupo. Hindi nyo kain. Masarap, ah. Aba, Mangrupo. Mukha yata tumama kayo sa wedding at kagabi pa kayo nagpapakain dito, ah. Nagyayabang lang naman si Mangrupo.
sa kanyang mama ng gangin. Okay. Di ba, Mang Rufo? Kung ako nagyayabang, ibibili ko itong buong bibigahan ito. Ako, Mang Rufo. Eh, bakit pagbibili? Okay. Eh, malapit na pa na maging pag-aari ng inyong anak ito, eh. Kasosyo lang naman. Magiging asawa, kasosyo. Ang kasosyo to, ah. O, yan. Marunong nang mag-arnis. Naturuan yan, eh. Melissa, di na mabiro. Ay! What is it? Yeah! No! Kumain ka, pare. Mr. Chavez, oh. Oo nga, no. Ginagabi yata. Magandang gabi po, Mr. Chavez. Oh, Rufo. Ah, kumain kayo. Pare, tsaka nga. Kanina pa namin kayo inante, narito nga ho yung mga bata, eh. Hindi na nga sana ako tutuloy dahil madilim na, eh. Pero meron kasi akong napakagandang balita. Talagang napakaswerte mga bata mo. Tanggap sila lahat sa Saudi. Sa katapusan ng buwan ng alis nila. Narinig mo, Nel. Narinig mo, mga bata. Tanggap kayo. $10 kayo. Sa tsaka. Nakuha ko. Ikaw, Ariel, wala ka bang balak pumunta sa Saudi? Maging eksperto na ako sa arnis. Para na ako nakarating ng sampung Saudi. Paiiwan dito na pwedeng aswangin ng masisiba. May tiwala ba kayo sa mga taong yan? Alam mo naman itong taga-baryo. Eh, gustong kumita ng dolyan. Eh, pero pumayag na rin ako. $500 sa matlang ibibigay ng sweldo sa mga bata mo, eh. Mr. Chavez, $500? Malaki na ho yun. Times 20. Libo-libong piso na ho yun. Huwag ka nalas, Mama Manuel. Oh, bakit? Hindi ka ba natutuwa nun? Magiging batang Saudi na ako. Si Ate Melissa, kunwaring nangihinayang, pero totoo, ayaw mo lang umalis si Manuel, eh. Kuya Manuel. Bilan, tumigil ka dyan, ha? Kung hindi pupukpok sa ulo mo itong giningan. Ba't hindi pa ako ang pukpukin mo? Para hindi na ako makapunta ng Saudi. Eh, sabihin mo sa mga bata mo, maganda ng tigsa 10,000 pa. Ha? Ang laki naman nun, 10,000? Pero kung nagigipit kayo, eh, pwede natin siguro ipagpaliban ang pag-alis nila. Maring sa susunod na buwan. O kaya sa Marso kaya. Kung may bakante pa. Sirs! Anda! Esteban. Uno! Dos! Amo! Tres! Sanggubat mo na silo mga unggoy na yan. May mga kaalyado ko. Cinco! Mahuldaper ng taxi. Pero amo, mga buong loob ng mga yan. Sana'y humawak ng baril at sana'y pumatay. Siete! Esteban. Ocho! Ang pinag-uusapan natin ay arnis, hindi hold up. Ang tingin ko sa mga yan, magtatabas ng tubo, sakada. May palabas, ha? Sino yung mga yan? Lorenzo, kinuha kita ng mga pag-iinsayuhan. Kumbaga sa boxing, mga punching bag. Ito ko lang ang pwesto kanina, di ba? Diyan ka. Gulpihin mo. Pwesto na na! Balian mo ng buto. Kung mamatay man. Handa! Hayaan ninyo. At tungkol naman sa inuutos niya sa akin, gagawin ko magagawa ko para madala kong kamagong. Lorenzo. Tres! Alokin mo ng 10,000 o hanggang 20,000. Cuatro! Ang mahalaga Cinco. Ay makuha natin ang arnis na kamagong para magamit mo. Seis! Para ko nang nasisipat. Siete! Paggamit mo ang arnis na kamagong, lalaking pustahan. Otso! Hayaan nyo. Kung kailangan baliin ang kamay ng si Tero, gagawin ko. Jeez! Halos lahat ng kabuhayan ko'y natunaw na. Yung aking bahay at lupa, nabenta na. Yung aking alagang kalabaw, kambing, baka, aba eh, wala na. Abay, akalain mong itinatanong sa akin kung meron pa raw akong bagay na pwedeng isanla. Ang sabi ko, kung pwede, yung aking nobya ay sasalla ko. Ayaw na matanggap at baka raw marimata. Si Mandesio, buha ka rin lang ng nobya. Eh, yung pang hindi marunong maligo. Hindi naman, kapitan. Naliligo naman. Kaya lang, tuwing Sabado. Ba, sino to? Aba. Ano ba ito? Ito ba, customer ko rin? Ba, si Lorenzo yan, ah. Ako si Lorenzo. Ang yapang porma. Kamusta na kayo? Mukhang nagkakatuwaan kayong lahat, ah. Belen, balita ako, eh. Dibdiba ng pag-insign na Real Sarnes.
Alalayan mo lang, ha? Para wag mapudpod ang arnis niya. Melissa, kamusta na bibingka mo? Mainit pa ba? Baka naman inubos na ni Manuel. Huwag kang magagalit. Gusto ko lang naman mag-merienda eh. Melissa, saan ba nakalagay yung itak? Bilendo na tayo sa loob. Bakit, Tensyo? Itakin mo ba ako? Hindi. Kasi itong niyo gibibiyakin eh. Kailangan ni Melissa sa bibingka. Hindi mo na kailangan ng itak. Ha? Halika na. Nabiyak. Kumusta naman sa Maynila? Mabuti naman. Madaling yumaman. Matutuwa si Masutero sa iyo niyan. Kasi sa lahat ng tinuruan niya ng Arnis de Mano, ikaw ang umaseso. Matutuwa yun. Nabiyak. Nabiyak eh. Hindi kita tinuruan ng Arnis para pagkakwartahan nito, Lorenzo. Sinanay kita o pang maging matalas ang isip. Kutok ang katawan at maging kagalang-galang kahit sa pakikipaglaban. Tata, anong gagawin ko rito? Magtanim ng palay sa kapirasong lupa. Isang beses ang taong kumag-ani. Aasenso lamang tayo kung gagamitin natin ng talino sa Arnis. Paggamit ng talino at halos pagpatay sa bawat mga kalaban mo, Lorenzo. Nakabot sa akin ang balita. Kilala ka bilang berdugo ng Arnis sa Maynila. Kaya gusto kong baguhin ang reputasyon na yan eh. At yan ay magagawa ko lamang kung ipagkakaloob mo sa akin ang kamagong. Ang kamagong? Ang kamagong ay para sa pinakamahusay humawak ng Arnis. Tata Sotero, naniniwala akong akin ang karangalang yun. Paano ka nakatitiyak? May hahamon pa ba sa akin dito sa Mabolo? Gismil, Tata Sotero. Gismil, katapat ng kamagong. Walang katapat na halagang kamagong. Tata Sotero, hindi ako babalik ng Maynila na hindi tarihan. Lorenzo, ngayon ko pinagsisisihan ang pagtuturo ko sa iyo. Wala ka ni katiting na paggalang sa Arnis. Kailangan ko yan. Tata Sotero, huwag niyong piliting kalimutan kung amahin ko kayo. Lorenzo, patunayan mong karapat dapat ka sa kamagong. Matanda ka na, Tata Sotero. Ay! Umalis ka na, Lorenzo. Kalimutan mo magkamain tayo. Huwag mo lang ngayon, huwag ka nang babalik dito. Umalis ka na. Ayos! Pupunta rin sa akin yung kamagong na yan. Di ba tanda? Akin! Hindi mo makukusan akin! Akin! Sabi! Ayaw mo! Pagka mo sa akin! Hindi pa pala yung tapatanda! Ayoko! Ibigyan mo ba sa akin yan? O papatayin kita, matanda ka? Mapapatay mo ako. Hindi mababasa yung kamagong. Ganun, ha? Si Maestro Sotero, ginugulo ni Lorenzo. Saan? Doon sa bahay. Kawawa naman sa si Maestro Sotero. Sandali, sasama ko. Lorenzo, bakit kaya? Ay, ewan ko. Kaya si Maestro Sotero!
Estero. Ay, Preso Lorenzo, gusto mo gawin ng kamago. Hindi na ako lalaban. Ayoko nang makita ang pamumuka sa bayan ito. Oo, Manuel. Manuel! Okay, mag-iwan lang! Kaya niyo na ho ba, Maestro Sotero? Kaya, kaya. Maayos na pakiramdam ko. Si Manuel, kumusta ang kanyang mga pasa? Wala naman ho siya masyadong tama eh. Ang katunayan ho, kayo ay naalala niya. Nandun ho siya sa labas. Gusto ko siya makausap. Tungkol sa kamagong. Ano gusto niyo patunayan? Kailangan ba lahat ng lalaki magpakamatay para lamang mapatunayan ang husay sa anis? Ginagamit niya ang arnis sa maling paraan. Berdugo si Lorenzo. At kahit sino naniniwala sa mga ganoong tradisyon ay dapat magalsa laban dito. Tradisyon? Mas mahalaga ba yan sa buhay? Itatapon niyo na lamang ba ang buhay niyo para lamang magpatuloy ang isang tradisyon? Hindi mo naintindihan eh. Talaga hindi ko maintindihan kung bakit lahat kayo handang magpakamatay para lamang sa pagpapatuloy ng sinasabi mong tradisyon. Paano ngayon, Ariel? Pati na si Manuel, nasaktan na sa kamay ni Lorenzo. Talagang napakasalbahe niya, no? Ingat ka, ha? Kung wala lang silang baril kanina eh, di sana natapos na siya sa akin. Yan! Datakmay ko na sana yung kamagong sa kamay ni Maestro Sotero eh. Natutukan lang tayo eh. Dinaan ko na lang sa pasensya at pagtitimpi. Talagang mantaraya ang walang hiyang yun eh. Paano niya tatalunin si Manuel sa manumano? Hinilamusan lang niya ng putik sa mata eh. Tanginang yan. Kamagong, yan ang dadakmain ko kanina eh. May misyon kang dapat gampanan, Manuel. Kailangang iligtas ang arnis laban sa mga taong nagbibigay ng batik dito. Gamitin mo ito, ang kamagong. Bakit binigay kay Manuel yun? Eh di ba ikaw ang galit na galit kay Lorenzo? Dapat sa'yo yun. Diyos ko po naman ito si Belen. Susulsulan mo pa itong tao? Dapat talaga kay Ariel yun. Eh, kay Manuel ibinigay. Anong malay mo naman? Baka ibigay sa iyo ni Manuel. Tandaan mo, Manuel. Hindi lamang lakas at tapang ang kailangan upang maging karapat-dapat sa paghawak ng kamagong. Higit sa lahat, ang malinis na layunin at dakilang misyon. Tulin! Hanggang tulin!
ulit! Manuel! Manuel! Manuel, natisgrasya yung tiksa sa 10,000 peso natin. Tingnan mo ito, dyaryo. Kaya pala ganyan nagtapas ng mukha niyang hayop na yun eh. Manggagancho pala yun eh. Napagbili ang lahat ng bahay at lupa't hayop ng mga tiga rito. Si Itay, alam ba niya? Nandun, tumas ang presyo ng dugo sa kahihiyan. Duda na nga ako eh. Ariel, ang kabayo. Oh, Rupo! Dala ko na lahat ang mga bisa nila. Tayo na sa bahay at magkapalitan na. Kaliwa ng usapan natin, di ba? Pagdala ko ng mga bisa nila, bibigyan naman nila sa akin ang kakulangan nila. Hindi bisa, Chavez. Ikaw ang magbabayad sa amin. Yung tiksa 10,000 kinuha mo sa amin noon, ibalik mo. At yung bisa sinasabi mo, lamunin mo na. Teka. Hindi kita maintindihan, ha? Ah, siguro nabasa mo sa dyaryo ang balita. Eh, huwag ka maniwala doon. Gawa-gawa na ng reporter na galit sa akin yun eh. Gawa-gawa, 200 kaso. Chavez, ayokong mapadagdag ang demanda namin laban sa'yo. At saka isa pa, ayokong mapaya sa mga tiga rito. Kaya ibalik mo yung pera namin ngayon. Bueno, kung yun ang desisyon nyo, wala akong magagawa. Isosoli ko sa inyo lahat ang pera ninyo. Pero kailangan lumuwas kayo sa Maynila at doon sa opisina ko ibibigay. Dito mo kinuha. Dito mo ibalik! Rufo naman, nasa bundok tayo. Saan ba ako kukukunin ang pera? Utusan mo yung mga bata mo para bumalik ng Maynila. Pagkakuha ng pera pagbalik dito, pwede nang malis. Sa ngayon, ikaw, Chavez, maiiwan dito. Huwag mo kung talagurang kinakausap kita! Ako naman ang bahala sa'yo. Tama na! Tigilin nyo na yan. Bahala na kapatid ko. Pumunta ko sa kapwa. Mga kasama niya, Manuel. Hey! Hindi na panluloko itong kaso natin. Murder na. Paano tayo ngayon? Ako tatanungin mo. Pareho-pareho tayo may problema ngayon. Ang importante, makaalis tayo sa lugar na ito. Pamer! Si Manuel, sinusundan tayo! Ano? Ano? Dali mo! Tuloy na mo! Bilisan mo! Abutan yata tayo ah! Ha? Hoy! Paspasan mo! Bilisan mo! Pagin ko tayo babalik kita! Paspasan mo pa! Kasama! Bakit ako tatanungin mo? Kayo! Tignan nyo! Nakasabit sa tagliran! Ha? Hoy! Isabit mo sa labre! Isabit mo! Ngayon! Nahulog ka si Manuel! Masa hulog ka! Dali nyo! Oh, buwan na tabol! Teka! Anong gagawin nila sa atin? Delikado tayo sa umabol. Dali natin yung babae. Go stage natin. Ako, masasamang tao yan! Liga! Itiwan mo ako! Kapitan Simon! Si Pilar, dinala niyo mga armado ng lalaki. Doon, sa bundok! Okay, men. Puntahan natin. Pilar! Baka kung ano mangyari kay Pilar? Ano yung putukan na narinig ko? Ano nangyari? Ano ba rin? Bakit maraming tao? Nasaan si Manuel? Umabol. May mga pisin na rin doon. Bakit isang demonyo lang ang napatay? Eh, si Pilar nga daw natangay eh.
pagod ka na. Saan yun na? Huwag mo na bubuhat na, baka mahulog pa ito eh. Baka mandemonyo ka pa. Kapalagyan mo ba? Asa na kaya tayo? Hindi tayo tigilito, ako tinatrang mo. Ang ibig niya sabihin, dapat patungo tayo ng bayan. Para mas na ganun eh. Makakuha tayo ng sasakyan. Pagkataas tayo kagad. Lahat tayo yan ang gusto. Pero kung hindi tayo nagdaan dito, di ang nais pa tayo ng PC. Dahil nais, umuwi na tayo. Huwag ka naman laban. Dito, hostess ka namin. Sa Maynila, hostess ka. Bummer. Kabayo! Hoy! Kayo dalawa! Puntahin nyo! Hulihin nyo! Sundan mo nga! Bilisan mo! Hoy! Umbo! Asan yung kabayo? Doy! Umbo! Sige, pandak. Laro tayo, pandak. Tuhanan na ito, Totol. Totohanan na ito, Tatang. Thanks, sir. Dito kami. Umuwi kayo ron. Okay, man. Ano yung tinatawag mo? Hindi mo miyan! Mga kasamaan mo! Ewan ko! O ikaw! Tignan mo itong buwan na nangyayari! Bummer! Hindi ka laban din doon! Puntahan nyo! Sumunin nyo! Sumama ka! Tatayo! Tanong ka ba ng tanong? Bahala ka sa buhay mo! Ariel! Mahabat isang maikli ang dala nila. Para tayo lalaban. Asan? Andito lang.
Pagdating mo! Buko! Tiga! Makawalan mo na ako! Arias! Narito kami, Arias! Hindi mo titigil! Sasabungin din buka na mo! Pitsi! Ibaba mo baril mo! Sabog ang utak mo! Huwag kang papatay ng tao, Ariel! Tayo mapapatay niyan eh! Nakita mo, laki ng baril! Baka mapunta ka pa sa impyerno eh! Oh, huwag na natin patayin eh! Sige! Gumalaw ka! Patayin na natin to! Huwag! Patayin na natin! Out na ako. Sa mga utak, tungaw lang natapos. Ngayon, tameme na sila dun sa munting lupa. Mabutin lang may konkom. Kung hindi, baka bitay ang hatol sa kanila. Aburido si Chavez, Guevara. Nasimot mo na raw lahat ng kapital niya dahil sa kapupusta dyan sa sugal niyong arnis. Napasobra tuloy pati panloloko niya sa mga aplikante ng recruitment agency niya. Bakit ako ang tatambakan ng sisi? Ang dapat nilang sisihin, yan si Lorenzo. Dahil lahat ng bata ni Chavez, pinataob niyan. Natural na pati puhunan ni Chavez, tumaob din. Para ka palang may mina ng ginto kay Lorenzo, ha, Guevara? Flasas. Ikaw lang kasi, Beltran. Kung yung bang ginagawa mong sugal ang arnis, puputok ang pantog mo sa katatawa. Sabi mo kasi, tente-bonente ka na sa hayalay. E paano ngayon? Wala nang hayalay. Ha? Break, break muna. Oh, kung lima sa kayo sa cash, tumatanggap naman ako ng check eh. Hindi, hindi. Break muna. Di pa. Sige. Pati siguro eso. Oh. May pagtatapat ako sa iyo, Guevara. Tutal, pinipilit mo lang naman akong sumugal dyan sa arnis mo. Aba, Beltran, kung binabalak mong sulutin sa akin si Lorenzo, magkakapitpitan tayo ng bunay. Hindi, 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 Guevara.
sa bayan ng Mabolo mo nakuha si Lorenzo. Doon tiyak makakakuha rin ako. Ihanda mo ang manok mo. Sino ang kukunin mo doon, si Kamagong? Boss, wala eh. Ayaw? Suplado pala yung Kamagong na yan. Akala ko ba yung mahusay makipag-usap yan? Mal-edukado pala eh. Eh, nung nag-usap kami doon, sumagot dili. Punyetang yan. Hindi naman yun siguro, Mr. Beltran. Dahil nga alam at kamamatay lang ng kanyang ama eh. Kayo man ang mamatayan. Siyempre, hindi rin kayo masaya. 100,000? Ayaw pa? Tinanggihan? Para lamang sa isang laban sa Arnis kay Lorenzo. 100,000? Teka, teka, teka. Sino yun? Hinto mo, hinto mo. Superior! Superior! Magandang umaga sa inyo. Muy bien, muy bien. Anong kailangan? Nag-iinsayo kami, huwag kayong istorbo. Hindi naman siguro masamang humanga. Ako si Zenon Beltran. Gusto ko lang maging kakilala at kaibigan ng mga taga Mabolo. Lalong-lalo na ikaw. Napakahusay mo sa Arnis. Ibig kitang aluking lumarunyan sa Maynila. Si Lorenzo, kilala niyo bang kriminal na yun? Naglalaro daw ng Arnis sa Maynila yun. Si Lorenzo! Si Lorenzo ang pinakamayamang manlalaro ng Arnis at walang makatalo sa kanya. At ngayon namamarali na mula rito hanggang Maynila at wala raw sino mang mananalo. Ariel Salgado po. Hindi ako recruiter na katulad ni Chavez. Kaya lamang ako naging interesado sa lugar na ito ay dahil sa kahambugan ni Lorenzo, na kriminal. Kamo, ha? Naisip ko na kung dito siya nagmula, dito rin ako makakakita ng pantapat sa kanya. Ikaw. Sa palagay niyo, Mr. Beltran, pwede na ba ako itapat kay Lorenzo? Nasa ayos mo, nasa kilos mo. Magiging dehado ka lamang dahil sa kabataan mo. Pero matinding dehado. Magugulat silang lahat. Hindi pa natatapos ang 10 pagbibilog ng buwan, Ariel. Hindi mong pagganap na naisasagawa ang paglipad tulad ng isang ibon at ang pagpapatianod sa hangin tulad ng tuyong dahon. Ikinalulungkot ko. Pero si Lorenzo ang dahilan. Kaya lamang ako nagsasanay, humawak ng Arnis. Ang hangad ko ay makuha kong Kamagong. Ang misyon ko ay sugpuin ang kalupitan ni Lorenzo. At ito ng pagkakataon ko. Superior! Mahusay magsalita ang batang ito, matatag! Ngayon pa lang, sinasabi ko na, babagsak sa'yo si Lorenzo. Bigla ka sa desisyon mo. Linapastangan mo pati ang Kamagong. Aguilera! Kailangan ko siyang harapin. May utang siyang dapat pagbayaran. Ngayon, kung gusto mo akong tulungan, pahiram mo sa akin ang Kamagong. Pagpapamatay ang gagawin mong pagharap kay Lorenzo, Ariel. Hindi mo pantatapos ang takdang panahon ng iyong pagsasanay. Malakas na ako! Matatag! Ano pa bang kailangan ko?
linis ng puso, talas ng isip. Kung tatag at lakas lamang ang kailangan upang maging karapat-dapat sa kamagong, kahit si Lorenzo, may karapatan na. Pero hindi sapat ng tigas ng laman at lakas ng tuhod lamang, hindi. Ayokong isipin ang maaaring mangyari sa'yo sa kamay ni Lorenzo. Huwag ka na mag-isip. Di ako duwag. Lalaki ako. Hindi ka tulad mo. Kapag nagiging palalo na ang batang pasli, kung minsan hinahataw sa puwit. Kahit hindi niyo pagkaloob sa akin ng kamagong, haharapin ko si Lorenzo. Bahagi pa rin ng kanyang misyon ng desisyon ni Ariel. Katarungan pa rin ang kanyang hangad. Pero tama kayo. Maaaring hindi pa siya handa para sa kamagong. Kulang pa ang panahon upang dumating siya sa dulo ng kanyang misyon. Si Lorenzo, ang hangganan ng misyon ni Ariel, ang sinasabi niyong hindi pa siya handa at kulang sa panahon, paano niyang tatalunin si Lorenzo? Bawat misyon ay matarik na bundok at malawak na dagat na dapat akyatin at tawirin ng alagad ng Arnis. Ang oras ng labanan lamang ang sasagot sa iyong katanungan. Manuel, mananalo si Ariel kapag nandun ka. Yun din ang sabi ni Naita at ni Mang Sotero eh. Eh, masyado daw agresibo yan si Ariel kaya dapat nandun ka sa tabi niya kapag laban na niya. Umalis, hindi man lang nagpaalam sa akin. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin ako. Tila hindi na ata siya darating eh. Ha! Naku, Bilen! Sa ganda mong yan, hindi ka makakalimutan noon. Walang dalagitang kamukha mo sa Maynila. Bukod sa magaling ka ng gumiling, malaki pa yung bibingka mo. Mga tensyo, ha? Ang ibig ko sabihin, iniluluto mong bibingka, malalaki, masarap pa. Ano ba naman itong bibig ko't nagsasabi ng katotohanan? Bilen, pinasasaya lamang kita. Huwag kang malulungkot. At baka itong edad kong ito, eh, paligayahin kita. Si Mang Densyo talaga. Pupunta ka ba sa Maynila? Kasi laban ni Ariel itong linggo. Yun ang balita ng mga kaibigan ni Lorenzo. Eh, si Manuel ang magpapasya niyan. At eto nga tila nagkakaproblema pa eh. Pero palagay ko naman, hindi niya pababayaan yung bata. Kung matuloy kayo, Mang Densyo, sasama ako ah. Meron pa naman akong natitipon na pera dito.
akong bahala na sa pamasahin natin sa bus. Paniglado! Okay yun! Belen? Ano? Pakurot naman ako sa bibingka mo. Hindi, ito! Anong desisyon mo ngayon? Pupunta ka ba ng Maynila? Maging matatanda. Yun ang paiwatig sa akin. Sa palagay ko, kahit may sama ako ng loob kay Ariel, dapat ko lang siya isang tabi. Mga kaibigan! Ilang sandali mula ngayon ay masasaksihan natin ang pinakamalaking sagupaan ng taon sa larangan ng Arnis! Mula sa stable ni Mr. Zenon Beltran, isang bagong muka sa larangan ng Arnis, ang gwapo at batang-batang Ariel Salgado! At ang hinamon, ang kampyon ng mga kampyon, ang Arnis Master, ang wala pang talo, ang berdugo, ang pinagmamalaki sa stable ni Mr. Guevara, ang kampyon, ang tunay na kampyon, Lorenzo Montero! Macho Lorenzo! Macho Lorenzo! Ang tagahaton, Mr. Esteban Padilla! Sandali lang! Ano to, Guevara? Hindi ba nasa payroll mo to si Esteban? Beltran, kahapon ko pa si Santi yan. Wala na akong pakialam sa kanya. Profesyon niya mag-referee, pues bahala siya. Sir Beltran, ang maglalaban lang nasa gitna. Doon na kayo. Salgado! Montero! Kayong dalawa ay maglalaban ng Maginoo. Ang lumabas ng ilaw at makabitaw ng Arnis. Talo, walang reklamo. Ano mang sabihin ko'y pinal. Naintindihan nyo? Larga!
na hindi niya pagtupad sa takdang panahon ng pagsasangay. Sa isang bata. Ako ang harapin mo. Hinahamon kita mula sandaling ito. Oras-oras, hihintayin kita sa burol. At kung tunay ka mandirigma sa Arnis, darating ka. Hindi ka mainip ng paghihintay, Manuel. Ipapaba kita sa burol ng isang talunan. Isang bangkay. Mandensyo, wala na ho ba siyang gagawin kundi maghintay doon araw-araw? Eh, paano kung di dumating si Lorenzo? Ay, di maaaring hindi darating si Lorenzo dahil siya nang hamon. Eh, ayaw naman ni Manuel na dumating si Lorenzo na wala siya doon sa gulo. Mabuti pa siya, nakikita mo. Eh, si Ariel, mula nung matalo, pirmi na lang sa bahay. Tila ayaw magpakita sa tao, pati na rin sa akin. Santisima ka naman, Belen. Paano magpapakita sa iyo yung bata? Eh, punong-puno ng pasa at sugat ang mukha nun. Tsaka siyempre, pagod ang butot laman nun. Paano bababa ng bahay yun? Nahihiya ka raw.
Kaya lagi gusto mong mapag-isa? Ariel, bigyan mo na ng pahinga ang isip mo, ang katawan mo. Lahat na pabayaan mo na. Mas malaking dahilan ko ngayon, Belen. Noon, galit lang kay Lorenzo na taram ako. Ngayon, maniniwala ka ba, Belen? Oras-oras nakikita ko siya. Tinatakot niya ako. Pinagtatawanan. At si Kuya Emilio, galit na sumisigaw sa kanyang hukay. Sinusumbatan ako. Bakit hindi ko tinalo si Lorenzo? Bakit ako nabigo? Bakit sa Arnis ko siya pinaghigantihan? Bakit hindi nila sa patalim? Bakit hindi nila sa baril? Bakit buhay pa si Lorenzo? Bakit buhay pa si Lorenzo? Ariel! Bakit buhay pa si Lorenzo? Ariel, tama na! Bakit buhay pa si Lorenzo? Malilimutin mo rin ang lahat, Ariel. Narito naman kami. Narito rin ako. Hindi ba, Ariel? Hindi ba? Pangako, Manuel. Tatapusin kong taktang panahon. Bibigyan ko ang sarili ko na humahakulin ang kamagong sa tamang oras ayon sa tradisyon. Ito naman ang titiyakin ko sa'yo. Ako maglilipas sa kamay mo ng kamagong nito. Tigas ng kahoy na iyon. Hindi mararamdaman ang anumang hataw sa buong kalamnan kahit na mapuno ng dugo at latay ang buong katawan. Kamagong, kamagong. Lorenzo, kailangan ba ito sa Arnis? Maglalaban kami ni Manuel. Ang lahat ay gagamitin. Arnis, suntok, at sipa. Pagkat ganyan ang nakuha kong impormasyon, ganyan ang kipagsagupa si Kamagong. Mukhang malaking respeto mo sa Kamagong na iyon, Lorenzo. Para paghandaan mo na ganito katindi. Napakaliit ng budegang ito. Kung kukumpara sa burol ng bato. Ganon din sa mga nakaraang labang ko rito. Kung tutulad sa nakatagdang pagsasagupa namin ni Kamagong, ayoko siyang bigyan ng magandang pagkakataon. Gusto kong lumuhod kagad siya, gumapang, at bumaba sa burol na yun ng isang bangkay. Kaya pala ilang buwan na nakakaraan, niayaw man lamang tumanggap ng kahit anong laban dito sa Maynila. Minsan sa buhay ng isang tao, dumarating ang pinakamalaking laban niya. At yan ang pinaghahandaan ko. Magsasagupa kami ni Kamagong sa pistang bayan ng Mabolo. Sa harap halos lahat ng aming mamamayan, buburin ko ang isang tradisyon, ang isang misyon. Malilimot ng bayang yun ang isang alamat na kapag binanggit ang Arnis,
hindi kamagungan kanilang sasambahin, kundi ang pangalang Lorenzo. Lorenzo Montero. Amo, napansin po nang iba ng ugali si Lorenzo sa pag-iinsayo. Tuta akong kapato siya. Yung mga aliados mong hold-upper ka mo ng bangko, ay patatrabaho ako sa kanila. Manuel? Manuel, pinagdala kita ng pagkain mo. Manuel, gabit araw ka naghihintay. Paano kung hindi dumating si Lorenzo? Hindi ka ba napapagod? Hindi mahalaga ang pagod. Ang importante, ang tradisyon ng isang misyon. Pag dumating si Lorenzo, nawala ako. Kahihiyan ng lahat ng lalaki ng tigamabulo. Sana maunawaan mo ako, Melissa. Sige. Oh, kumain ka na. Manuel, pwede bang istorbohin ang pagkain mo at pag-uusap nyo? Kunin yung Arnis! Dali! Dito ka! Huwag ka nang pumalag. Manuel, bago mo makaharap si Lorenzo, bago mo patunayan ang iyong kakayahan sa Arnis, ipakita mo muna dito sa iyong nobya na hindi ka takot sa kamagong. Gaano mang karami ang iharang sa iyong harapan, patunayan mo, Manuel, na kaya mong lagpasan ang mga Arnis na yan. Tulad sa isang mandirigma na nakalapat ang pa sa lupa. Kayo, ayoko magkaroon siya ng mancha sa mukha, lahat ng hataw sa katawan. Dito na yan! Juan! Manuel! Maawa kita! Manuel! Naku na, Manuel! Naku na! Maawa kita kanya! Malinis pa rin ang iyong mukha, Manuel. Walang mantsa, walang pasa. Pero mawawalan ka ng pagbumukha sa mga taga-Mabono. Pag inurungan ka ng bayag at hindi ka sumipot bukas. Alalahanin mo, Manuel, na ikaw ang naghamong kay Lorenzo. Sinabi mong araw at gabi mo siyang hintayin sa Boron. Kaya kahit bali-bali ang mga tadyang mo, dapat sumipot ka sa duelo. At Manuel, pag naduwag ka, papaano ang misyon ng kamagong? Tena. Manuel? Thank you.
tapos ng duelo, tsaka ka nalumbas. Sige! Tanda, hindi ka na kailangan doon. Marami na hurado ron. Kapitan Simon, kayo raw magre-referee ah. Eh, hindi makaginap si Maestro Sotero. Bigla raw nawala. Opa! Punta sa kubol. Sinisuhin si Apo. Oh, magbigay ka ng baso. Mga isnaberong burang. Asan yung kalapang ko? Wala pa. Sabi niya, Lorenzo, araw gabi siya maghihintay. Baka naman mamay yung gabi pa siya darating. Alam mo, mananalo kay Manuel. Hindi siya. Hindi ako sa Lorenzo. Sa may nila yan. Hindi mo mananalo yan. Ba't wala pa si Manuel? Darating nga yun! Darating! Oh, Manuel! Sabi ko sa'yo, darating eh! Manuel, akala namin hindi ka nagdarating eh. Pinaghandaan mo siya. Kaya ka ba natraso? Amo, mukhang hindi tinablan. Limang pong armisador, para-barang hataw, hindi inahin, bobo. Lorenzo, wala nang itatagal yan. Larga! Kayo maglalaban sa ngalan ng Ernest Dimano. Lahat ng aral ni Maestro Sotero ay tuntuling susundin ninyo. Simula ng duelo. Amo, may mga bagong pusta para kay Manuel. Mga taga rito sa Mapolo. Pumusta na sila hanggang gusto nila. Sabihin mo, pati mga kalabaw nila ang ipusta nila. Ilogro mo. Oo. Doblado. Sa atin ito, amo!
Akala ko ba yung magaling to si Kamagong? Naku, ate. Ang dami ng sugat yung minasuka. Bilis ha. Hindi ba alam niyo bawal magpapayari ito? Sige, Tano. Baba sila. Tay, tinukot siya kagabi. Sinaktan siya ng mga kasama ni Lorenzo. Itigil niya na yung laban. Wala akong magagawa. Titigil lamang ang laban. Kung wala na sa kamay ni Manuel ang Agnes. Lumipad kang tulad sa isang ibon, lumapag ka sa lupang tulad sa tuyong tao. Labanan, Lorenzo. Hawak ko pa ang Arnis ko, Manuel. Laban, ano? Sa Arnis, pwede tayong matalo. Sa pera, hindi. Alam mo yan. Ah!
para tumakbo! Boss, tumatulog si Maraw! Tapos na, Duelo! Tama na! Maging Maginoo ka sana sa laban, Lorenzo. Oo, Manuel! Oo! Ginagawa niyo pala sugalang Arnes, ha? Pag-uusapan natin ito sa barangay hall. Huli niyan! Dali, nanalo kami, ha! Takbo! Sa kaliwa tayo! Sumusunod! Sa kaliwa! Sa kaliwa! Sige, isang kurot lang sa mga taong yan. Durog yan si Guevara. Manuel! Traitor! Patako! Patako! Mismo maglilipat sa mga kamay mo. Nang kamago. Tanggapin mo.